Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, ang wika ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating butihin at napakasipag na rektor at kura paroko ng pambansang Dambana ng Santo Padre Pio, Father Oka, sambay ng Diyos, na mahal ng Diyos, ipagsigawan natin ang ating pagbubunyi hindi lang abot sa SM, kundi abot na sa langit ang ating mga papuri at pasasalamat sa Kanya. Pasalubungan natin ang palakpakan ng Diyos, sapagkat isang katotohanan, tayo ang mga sanga na nasa isang puno na nakakabit sa puno ng ubas at lahat tayo mamumunga ng sagana kung tayo ay nakakabit sa Kanya. At totoo naman, walang hiwalay sa Diyos. Tayong lahat ay kasakasama niya. At kung ang Diyos ay ang Diyos ng kabanalan, tayong mga tao may pagkapalang nakakamtan sapagkat ang Kanyang kabanalan sumas sa atin din. At yun ang katotohanan. Pangitang-pangita naman sapagkat sa dami lagi nang sumisimba dito sa pambansang Dambana ng Santo Padre Pio, iyong kabanalang iyon ay nasa sa atin na ngayon at higit sa lahat mapapasa atin sa habang panahon. Yun ang inaangkin natin, angkinin natin iyon. Sapagkat yun din ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian, hindi tayo hiwalay sa banal na Diyos. Sapagkat siya ang puno, tayo ang mga sanga. Kaya tayong mga sanga, nakakaambag ng kabanalan ng Diyos. At kung siya ay banal, dapat ay maging mga banal din. Ano ba yung kabanalang iyon? Ay di ang maging mabuti, yun tayong mga tao, kung may nangangailangan, handang tumulong, tayong mga tao, hindi mapanirang puri, magkakapatid ang turing, at higit sa lahat, may isang pananampalataya tayong ipinapahayag at iyon ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ginugusto ng Diyos na tayong lahat mapabilang sa Kanya. Ginugusto ng Diyos na walang hiwalay sa Kanya. Subalit hindi naman maisa santabi may mga tao siyang humihiwalay sa Diyos. Pero laging ginugusto ng Diyos tayong lahat hindi mapawalay sa Kanya. Sapagkat gusto nga sa bandang huli, ang kaharian, ang kalangit ay mapasa ating lahat. Ano ba yung paghahari ng Diyos? Walang iba kundi ang paraiso sa piling ng mga banal, sa piling ng mga santo. Minsan may isang pari ang nagtanong sa sambayanan. Sabi ng pari, tumayo ang gustong pumunta sa impyerno. Ay sino nga ang gustong pumunta sa impyerno? Di wala. Tatlong beses sinabi ng pari, tumayo ang gustong pumunta sa impyerno. May isang lalaki, medyo maedad na, doon sa may pintuan ng simbahan ay nagpakatayo-tayo. Ang sabi ng pari, mamay, ay ba't ho kayo nagpakatayo-tayo? Ayaw niyo ho ba sa langit? Gusto niyo ba talaga sa impyerno? Ba't kayo nagpakatayo-tayo? Sabi ng matanda, Father, ang sabi po at turo sa amin nung ako'y maliit pa na ako'y estudyante, elementary pa, maging high school sa katesismo, ang impyerno daw po ay parang dagat-dagatang apoy. At doon napapunta ang masasamang tao. Doon ho napapupunta ang mga taong tumalikod sa Diyos. Napakainit daw po doon. At doon pa ay parang kumukulong langis. At ang mga tao nag-iiyakan, nananangis. Sabi nung pari, mamay, alam mo pala,
ba't ka nagpakatayo-tayo? Ang sabi ng matanda kasi, Father, nag-iisa kayong nakatayo, sinamahan ko na kayo. Mga kapatid, walang perpektong tao. Tayong lahat nagnanais maging banal. At yun naman talaga ang inaasahan sa atin. Ang puno na banal, dapat tayong mga sanga, mga anak, maging banal din. At isang katiyakan, mamaya kapag tumanggap ka ng komunyon, kaya nga itinatawag na common union, may kaisahan, yung kabanalang si Jesus, tanggapin mo siya ngayon sa pamamagitan ng Eucharistia o komunyon, yung kabanalan ng Diyos mananalaytay na sa atin. Yung kanyang kabutihay isa sa atin na. Yung kanyang kabanalan mapapasa atin na. At sigurado ako, pag tinanggap mo yan, paglabas mo rin ng simbahang ito, kabanalan din ang iyong isa sa buhay, kabanalan din ang iyong maisa sa katuparan. Sapagat ang banal na Diyos, ang puno ng ubas at tayong mga sanga ay iisa sapagat siya ang puno, tayo ang mga sanga. At kung tayo'y mamumunga kakabit sa Kanya, mga kapatid, ang sabi nga, palawigin natin ang ating mga tolda. Kaya nga ngayon, marami ng parokya ang nagkaroon ng tinatawag na pastoral visit ng ating arsobispo. At ang panawagan, ang ating mga tolda ng kabanalan, palawigin din natin. Huwag nating sasarilinin lang sa atin. Umpisa natin sa ating mga tahanan. Yung mag-asawa, pag kinakakitaan ng mga anak ng kabanalan, mga anak, lalaki ding banal. Kapag sa isang tahanan, ang ama't inay nagmamahalan, lalaki din na mapagmahal ang mga anak. Bakit? Sapagat ang ipinunla ng magulang sa anak, siya nitong isa sa katuparan, sapat kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kwento number 2. Minsan may isang veterinaryo ang tinanong nung pari, sapagat yung pari nag-alaga ng python. Alam niyo kung python, yung sawa, inumpa siya nito sa maliit at ito'y pinalaki nung inalagaan nung pari. At talaga namang mahal na mahal nung pari yung sawa. At yung maliit na sawa, lumaki, pinakakain niya hanggang pagkalaki-laki, naging 6-footer. Kung gaano kalaki yung pari, gano'n rin kasing haba yung sawa. At katabi pa niya ito sa kanyang pagtulog. Sa gabi, napapansin ang pari, aba, ay siya'y niyayapos pa nung sawa. Siya'y nililingkis. Sabi nung pari, wow, mahal na mahal ako ng aking python, ng aking sawa. Nililingkis pa ako. Ipinapadama ang kanyang pagmamahal. Isang gabi, napansin nung pari, iyaong sawa, hindi na siya nililingkis. Hindi na siya niyayapos. Imbes, siya'y straight na natulog, nakahiga, kapantay nung pari. Kaya nagtaka yung pari, pumunta sa veterinaryo. Ang sabi niya, Doktor, ako'y may alagang python, dati-rati nililingkis ako, parang mahal na mahal ako't inalagaan ko siya, pero bakit 3 araw na hindi na ako niyayapos? At siya'y straight na straight, kapantay sa pagtulog ko. Sabi nung veterinaryo, Father, sinusukat lang noong ahas o noong sawa kung kaya ka na yung kainin. Mga kapatid, isang katotohanan, kung ano ang puno, yon ang magiging bunga. Ang ahas, magiging ahas, pero tayong mga tao, lagi at tuwin ay magiging tao. At yun ang ating pagkakaiba.
Bakit ang Diyos na nagkatawang tao ay nakipamayang sa atin at ang kanyang kabanalan ibinigay sa atin? Kaya ang Diyos na banal ay magkakaroon ng kaganapan sa taong banal. At yun, mga kapatid, ating ipagpasalamat sa Diyos. Tayo, pangitang-pangita na ang kabanalan. Ang kabanalan, kahit dito, kitang-kita ko na kung sino ang mga banal. Kitang-kita ko dito, ang kabanalan yung maging mapagbigay. Pero meron din akong nakikitang madamot pa rin. Kitang-kita din ni, Father Oka ang mga madadamot. Bakit? Sa init na iyan, may dalakang pamaypay, laksan mo naman ang kaunti, idamay mo na ang katabi mo. Ay sabi ng iba, ayun, nilaksan na. Ala, palakpakan natin ang mababait. Ayan. Yun ang sinasabi. Mumunting bagay man, kung iti ibinibigay natin sa iba, yung kabanalan ng Diyos na nananalaytay sa atin, ibabahagi natin sa iba. Sapagat ang kabanalan, dapat pinalalawak ang tolda ng pananampalataya at ito ang tinatawag na simbahang sinodal. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.